Magandang hapon mga kagre. Bali, ngayong hapon ay nagpatansin na ako ng aking mga talungan. Kasi itong parte na to, marami nang natumba. Malakas kasi ang hangin dito ng ilang araw. Kaya kailangan nating proteksyonan yung ating mga tanim. At maganda naman na yung naging itsura ng ating talong. Tumayo na rin yung mga nakahigat kanina. Marami ding sanga na talagang naputol na. Pero yung iba, malaki pa naman yung balat na nakadikit. Sinubukan nating itinayo. Ito na pala mga idol, yung tsura ng ating mga talong na nalagyan na ng tansi. Kaya napaka ayos na nila, at kitang kita na rin yung kanyang mga bunga. Kung may mga insekto man na gumagala dito, kitang kita nila yung mga bunga para kagatin nila. Pero okay naman, wala namang mga insekto na gumagala. Yan. Bukas po ay harvest natin. Harvest tayo ng hapon. Yung harvest natin kasi i-deliver pa ng umaga. Going to Baguio City. Dadaanan ng ating buyer sa bahay. Sana, kaya lang, sabi niya ihatid ko na lang daw sa bahay nila. Mga bunga nila. Talagang good na rin yung size nila. Yung mga kagri. Talagang binigyan naman tayo ng bunga tong mga talong natin. Kaya wag din natin silang pabayaan na ganun na lang. Na hindi na tayo makatawid kasi nga mataas yung nilagay kong tansi. Halos lahat na ng parte ay pinalagyan ko na. Kumuha na ako ng tao para gawin yung ibang trabaho natin. Kasi hindi na natin pwedeng hayaan pa na ganun yung sitwasyon ng ating talong. Kaya kumuha na tayo ng tao. At ito naman yung naging resulta. Naging maayos na yung ating mga tanim na talong. Yan. Yes, kaya marami tayong pwedeng kunin bukas. Itong mga ganitong klase, pas muna natin yan. Pero kapag matigas na sana yon, pwede na. Ito, ikon natin to, sabit natin kasi ito naman. Para hindi siya masanay dyan sa baba. Yan mga guys, yung bunga ng ating mga talong. Kitang-kita na. Kapag nagbi-video tayo ay nakatago lang sila pag ano. Pero ngayon labas na sila ngayon. Mga bunga. Pwede nang mayan bukas. Sa isang puno, nasa may dalawa, may wala pa, may tatlo, may apat. Di pare-pareho. Pasyalan pa natin yung iba. At talagang papasalamat tayo na nagbigay na tong tanim natin. Mayroon pa akong binabawing kapital na 24,000, at ini-expect ko bukas ay makakakuha tayo ng 300 na harvest. Pero yung 300 na harvest na yon, hindi lang iisang tao. Yung 60 bibigay natin sa isang tao, tapos yung iba na natira ay kukunin na ng
sa pangbayar natin. Yan yung mga talong natin na talagang naglalambitin na. Kitang-kita, kaya madali lang mag-harvest. Wala na tayo sigurong pwede pang malampasan dyan. Kasi kitang-kita na sila. Itong talungan ko pala, mga kagre, ay nasa more or less 2-4 ito. At next pick natin dito pa lang, makakakuha na tayo ng ganung kilo ng talungan, ng talong. At kung pagsasabayin natin lahat, hindi kayang harbisan ng apat na tao lang. Kaya kailangan natin ng mga anim, kasama na rin ako at saka yung partner ko. May mga medyo papunta ng tumigas yung, kaya dapat nang maharvest yun. Meron pa tayong mga lugar na wala pang tansi, kaya dapat malagyan na rin. So yun guys, pinasilip ko lang yung aking pansana. Yung mga iba pang farmer na kagaya ko ay pwedeng pagkakitaan tong talong talaga. Mas maganda to kaysa sa ibang product gaya ng sitaw. Hindi ko naman sinisiraan si sitaw, pero kailangan din talaga magtanim ng iba para naman may sitaw tayo sa market. Pero ako, napagod na ako kasi sa pagtatanim ng sitaw. May kita doon, okay naman yung sitaw, kaya lang ang kwan doon, tanim ka ulit ng tanim. Kaya tinigil ko na. Kaya nag-focus na lang ako sa talong, kasi alam ko na may kita dito, mas malaki, wala, less pagod. At hindi na, naman natin kailangang suluhin yung pagha-harvest, lalo na kung daang-daang kilo yung nilalabas natin. Sa ngayon ay sa isang linggo, 2-4 na beses kami nag-harvest ngayon. Depende kasi sa itsura ng mga bunga at laki. Kasi limited yung time natin sa pag-harvest. Pero nakiusap ako sa buyer ko na harvesting ko na ng hapon at i-deliver ko ng umaga yung ating mga produktong talong. Kasi hindi pwedeng kinabukasan pa ng linggo yung harvest natin. Kasi gahol tayo sa oras. Tsaka may trabaho na ako ng linggo. Bali ito ay sideline ko lang bilang pero ito yung kahilig ko talaga, ang magtanim. At nakakatulong naman sa akin talaga ng malaki ito ng pang araw-araw at saka yung iba pang gastusin sa bahay. Makakabili rin tayo ng ating mga kailangan sa farm. Ang ini-expect ko, kada buwan ay makakapag-harvest tayo ng 2,500 hanggang 3,500 na kilo sa isang buwan. So, yun lang guys. At salamat. Pa-support naman ako sa aking channel. Hindi ko sinasabing perfect tong pag-aalaga ko ng farm. At pero marami akong natutunan dito sa, lalo na sa pagtatanim ng talong. Salamat!